Ayan. Balitaktangan kagad tayo. Okay, pag-uusapan na natin yung mga Freedom of Information Bill. Habang mamaya ho, alamin natin na magiging lagay ng panahon dahil meron nung tayong bagyo, si Julina. Nasabi ho ni Mang Tani kanina, bago pumunta rito, ay papalabas na raw ho ng Philippine Area of Responsibility. So bago natin pag-usapan ang bagyong si Julina, magbalitaktakan muna tayo sa ating topic na Freedom of Information Bill. Hanggang ngayon, hindi pa malaya dahil hinihigpitan pa yung pagpapasa nitong batas na ito. Sa mga gusto makasali sa balitaktakan, maaari kayong mag-pony ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ating balitaktakan. Para makapagbalitaktakan sa ating umaga, kasama natin si Congresswoman Emmeline Aglipay ng DIWA Party List, taga-suporta ng Freedom of Information Bill. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po. Ako, salamat naman. May mga tagapagtanggol tayo dito ng Freedom of Information. At mayroon pa rin ho tayong ibang mga makakasama dito sa ating pag-uusapan. Kasama natin si Atty. Nepomuceno Malaluan, ang lead convener ng Right to Know, Right Now Coalition. Matyaga to, matyaga. Na halos ilang taon nang matyaga yung susulong ng FOI. Makailan lamang po ay nagpasya ang koalisyon ng People's Initiative Cognize FOI at hindi na hinintay ang mga panukala sa FOI. Good morning, Atty. Nepo, and thanks for joining us today. Yes, okay. Maganda umaga. Okay, unahin natin si Congresswoman. Congresswoman, ano ba sa tingin niyo? Bakit ho? At parang maraming, parang ayaw nila na isulong, ano, itong FOI, samantalang lalong-lalo na sa mga mamamahayag, napakalaking bagay nito sa paggagawa ng mga special reports, especially yung mga sinasabi mga anomalya, malaking bagay sana. Di ba sabi ni Presidente, tuwid na paborito, daan siya. Paborito. Bakit ho ba? Bakit sa tingin niyo? Isa sa mga dahilan na naisip ko ay kinakatakutan nila ang posibleng pang-aabuso ng media. Kapag ang impormasyon ay lahat ng impormasyon kahit patungkol sa personal na buhay ng mga pampublikong opisyal ay malalaman ng ibang tao, yun ang kinakatakutan nila. At hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na depensahan ang sarili nila. Kaya ang iba nga humihingi na okay sila sa FOI bill kung may right of reply. Yun ang kanilang sinasabi. Pero hindi kami naniniwala dito at yan din siguro ang papaliwanag at pagdidiskusyonan natin mamaya. Kinakailangan yung gamitin ng inyong charm bilang siyang chairman ng Public Information Committee. Attorney Ken po, ano mong sasabi niyo dyan? Well, napakatagal na nitong sinusulong ng panukalang batas na ito. Sa tingin namin, kahit last Congress pa ay napagdiskusyon na yung mga contentious issues dito. At kasama kami sa marami na hindi maunawaan kung bakit ito ay hindi umusad sa Kongreso. At ngayong 16th Congress ay hindi naman nawawala ang pag-asa natin sapagkat ang mga laban na ganito for citizens' rights ay talagang alam natin na mahirap. Meron kayong people's version, Atty. Nepo? Ano ba pagkakaiba nun sa mga nakalipas na version? Well, isa sa naging ginawa namin ay i-file ito through a mechanism called indirect initiative. At ito ay binibigyan ng kaunting karapatan pa rin yung mamamayan labas doon sa pangunahing karapatan ng Kongreso over legislation na direktang makilahok through the system of initiative and referendum. At yan ay nasa batas, Republic Act 6735. Ang isang salik nitong kung mag-file ka through indirect initiative ay at the committee ay dapat bigyan ito ng prioridad. It should be given precedence. At hindi naman nalalayo sa mga bills na nakapay ngayon sa Kongreso, iyong People's FOI Bill. It takes into consideration yung mga panukalang amendments ng Malacanang, yung improvements that were made by the Senate. And we went through a review process at pinagsino pa namin. At sa tingin namin ay isang panukalang batas na nagbabalanse doon sa karapatan ng mamamayan at saka doon din sa mga concerns na inihayag na ng executive, for example. Nasa Article 2 ng Section 28 ng ating Constitution, the states adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers shall be afforded to citizens subject to such limitations may be provided by law. Bakit kailangan pa ng Freedom of Information? Meron ng naka-guarantee na ito sa ating saligang batas? Ang
karapatan na nakasaad sa Bill of Rights at saka sa state policies, Article 3 and Article 2 of the Constitution, ay nangangailangan, tulad nga ng nabasa nyo po at nabanggit nyo, ng isang batas na magbibigay buhay at katawan sa karapatan na ito. At yan nga po ang aming pinaglalaban dahil nakahayag na ng tuluyan ang karapatan na yan sa Constitution natin. Ngunit walang batas na nagbibigay ng detalye kung paano natin maaaring makuha ang karapatan na yan. Mm-mm. At yan ang importansya ng pagkakaroon ng isang batas na FOI. So may pag-asa ba tayo? Oo naman na attorney na ito maipasa pa. Kasi lalo ngayon, madami hong mga lumalabas na mga anomalya, yung mga pork barrels cap. Siguro kung meron na tayong FOI, magiging madali ang paghimay ng mga ganyang ebidensya. Ano po? Tama yan. Kasi yung binabanggit ng pamahalaan ng administrasyon ngayon ay sila naman ay bukas na. Hindi na kailangan ito. May proactive disclosure sila ng mga budget information. Pero kung titingnan po natin, tingnan natin sa website yung kanilang proactively dinidisclose, mga aggregates and general data. At kung gusto nating malaman yung punot dulo, halimbawa nitong lumalabas na PDAF scam, hindi sapat yung aggregate data. You have to go to the details. At that's doon pumapasok yung karapatan natin na humingi ng specific documents with government. Okay, sandali lang po, attorney, ha, at congresswoman, kasi makakausap natin sa linya ng telepono si Secretary Sunny Coloma ng Presidential Communication Operations Office. Good morning po, Secretary. Secretary, good morning. Secretary, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan ako, ika-apat na State of the Nation about na hindi binanggit ni Pangulong Noynoy Aquino yung FOI bill, bagamat ginamit niya itong campaign promise nung tumatakbo siya noong 2010. Bakit parang ano ba ang plano ng Pangulo dito? Ito ba'y sinusuportahan pa rin niya gaya ng sinabi niya nung siya'y nangangampanya? Secretary? Hindi lang po sa salita, no, maging po sa aksyon at sa gawa ay sinusuportahan po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga prinsipyo ng Freedom of Information Bill. Hindi po kami nagkulang sa pagdalahad ng suporta at sa pagmamanifest po nito. No. Noon po nakaraang 15th Kongreso ay nagsumiti po kami ng version ng administration para iparating sa mga mambabatas kung ano po ang mga provision na inaakala namin na ay dapat na maging bahagi ng Freedom of Information Bill. Sa lahat po ng mga kagawaran ng ehekutibo ay pinapatupad na po yung mga prinsipyo nito sapagkat sa ngayon po hanggang doon sa aspeto ng performance-based bonus. Ang mga empleyado po ng mga kagawaran natin ay hindi maaaring tumanggap nito kung yung ahensya nila ay hindi tumatalima doon sa seal of transparency na itinatadhana naman ng General Appropriations Act. Mainam na nariyan si Congresswoman Aglipay. Doon po sa General Appropriations Act ay nakalagay mismo kung ano ang mga requirements sa mga government agencies na ilagay sa kanila mga website, at kapag hindi po compliant, no, pati po mga empleyado nila ay mape-penalize. No. Halimbawa po, kung yung kanilang ahensya ay hindi nagko-comply sa PhilJEPS, no, yung sa Philippine Government Electronic Procurement System, pati po mga empleyado nila hindi makakatanggap ng bonus. Hmm. Kaya masasabi ko lang po, ay hindi po kami nag-iintay ng passage nitong batas na ito, ay sinasagawa na po namin. Okay, bakit, well, ang tinatanong ng ating mga kasamahan dito sa Right to Know, Right Now Network, bakit hindi daw po i-certify as urgent itong panukalang batas na ito? Batid po ng Pangulo ang limits, no, ng kanyang kapangyarihan. The President has always been very circumspect sa paggamit po nito in relation to Congress dahil ginagalang po niya ang Kongreso bilang isang separate and co-equal branch. Kung maaalala ninyo yung nangyari sa Reproductive Health and Responsible Parenthood Bill, niminsan po ay hindi ginamit ng Pangulo yung kanyang impluensya para pilitin po o gumawa po ng pressure, no, sa ating mga mambabatas. Noong pong dalawang beses na tinawag nila ng Pangulo sila sa Malacanang, inimok lang sila na ituloy na yung pagtalakay dito. At noong pong kanyang sinertify ito as urgent, ay naipasa na sa second reading. Ganun po ang paggalang ng ating Pangulo sa ating mga mambabatas.
So ano po kasi si Presidente, nakita naman natin kapag sinusuportahan niya, talagang pinapakita naman ho niya yung pagsuporta niya doon sa isang bagay. Itong FOI, ano kaya yung chance na ito bago siya bumaba sa kanyang pwesto? maging ganap na batas po ito, Secretary? Nasa mambabatas po yan, no? Sapagkat hindi po kami nanghihimasok sa kilos ng ating mga mambabatas. Noong pong nakaraang 15th Kongreso, ipinasa na po yan ng Senado. Yun lang po sa House of Representatives, hindi po ito umabot sa plenaryo. Ang inabot lang po nito ay yung committee report. Sapagkat hindi po nakakalap ng sapat na numero para po madala doon sa yugtong yun. Ang panukala ko po sa mga advocates nito ay mag-exert ng pressure sa kanilang mga mambabata, sa mga congressmen, sulatan nila, kalampagin nila ang kanilang mga kinatawan at iparating yung kanilang saloobin para naman maunawaan at gawa ng aksyon nito. O, tumataas ang kilay ni Attorney Nepo kanina. But, ba't ganun ang naging impression sa inyo? Tumataas kilay mo? Ang mga prioridad ng executive ay talagang may ugnayan yan with Congress. Kung ano mga gusto nilang ipatupad ng batas, kung may kailangan sila, ay talagang humihingi sila ng legislative effort. At may mga pamamaraan kung paano maipahatid ng Panguluhan yan. Ang isa dyan ay yung pag-identify niyan among the legislative priorities. May listahan. Hindi naman kailangang sabihing certified as urgent. Yun siguro ang sukdulan na manifestasyon ng at yan ay within the powers of the executive. Hindi yan ibig sabihin ay hindi ginagalang ang damdamin ng Kongreso. In fact, talagang may system of cooperation even in legislation na kinikilala ng saligang batas. Hindi yan violation ng separation of powers. So, sure, kung gusto ng Presidente, pwede kaya naman pala eh kung gusto man. Even without the certification of the President, kaya ba ipasa ito? Sa tingin ko, kahit na hindi yan sinertify as a priority measure, kaya siyang ipasa. Pero, mahihirapan, kaya kinakailangan ng certification as a priority measure, hindi naman kailangan na urgent kasi magkaiba yon. Merong listahan na nilalabas ang Pangulo kasama ng LEDAC, ng mga mambabatas natin, ng mga panukalang batas na bibigyan nila ng prioridad dahil libo-libo ang mga fina-file na bill sa Kongreso at sa Senado at kinakailangan magkaroon ng focus kung ano ang mga uunahin at unahin pag-usapan. Kaya inaasahan sana namin na kasama dito ang FOI. Oo. So yung mga kasamahan niyo bang kongresista, nakikita niyo ba na talagang sinusuportahan din ba nila to? Ay medyo lukewarm at medyo nanlalamig sila dito. Sa katunayan, pagtatanungin mo sila, lahat supportive. Siguro bilang lang sa kamay yung hindi. Pero meron lang silang mga gustong idagdag yung ilan sa kanila. Pero dahil nga nakasaad na tong karapatan na to sa Constitution, wala sa tingin kong ang hayag na magsasabi na against siya ng FOI dahil sa karapatan naman ito ng lahat ng mamamayan. Kasi pangit talaga pag nanggaling sa bibig ng isang mambabatas na ayaw niya din, di ba? Parang Siguro, may tinatago, no? Yung nagdating. Ang hinihingi namin ay mabigyan ng daang matalakay ito. Siguro yun lang ang, at the minimum, we're asking the House leadership to allow the full discussion of this measure. Kung alala mo, Joel, noong 16th Congress, ay hindi naman binigyan ng daan na pagdiskusyonan ito, even at the committee level. Kaya nga importante siguro yung paghirang ng committee chairman. Kahit doon lang, bukas naman kami na makipag-usap doon sa mga concerns na binabanggit. Halimbawa ni Rep. Aglipay na pinapahayag ng ibang kongresista. Pero pag-usapan naman, idinggi naman itong panukalang batas na ito at huwag i-dribble sa committee. Secretary Sunny, baka wala pa pag-asa, mabanggit man lamang na priority itong bill o hindi man kayang sabihin na ito'y urgent? Ilang ulit na pong nanggaling po sa Pangulo at sa amin, no, yung paglalahad ng pagiging priority nan. Ang palagay ko nga po sa ngayon, ang bola po ay nasa mga mambabatas na po natin. Alright. So pagka gumawa ho sila nakbang, siguro intayin natin kung anong magiging hapon ng mambabatas. Ano po, Secretary?
nag-push. Pakiulit lang po. So pagka, sabi niyo, pagka may mga nag-push na mga mamabatas dati, eh siguro naman ho, eh magiging ano na rin ito ng presidente, no? Magiging priority. Priority bill. Eh nililino ko po, hindi na po kailangan itulak ang Pangulo dahil nga po, in thoughts, in words, and in deeds. Okay. Sa action po, no, isinasagawa na po ng ehekutibo yan. Hindi po makatuwira na sabihin na hindi namin po sinusuportahan. Right. Maganda kung may mga ganong assurance. So siguro, abangan natin, ano, Congresswoman, ano. Secretary, salamat po! Thank you, Secretary. Maraming salamat din sa inyo. Good morning po. Ayan, at syempre kay... Congresswoman, hintay namin magiging development ito. Ay, naman pala, eh, meron pa na kayong backing ng Palacio eh. Backing nyo, backing namin. Attorney, eh. Backing na lahat. Are you satisfied doon po sa sagot ni Secretary Coloma? Well, syempre. Syempre, hindi natin maasap nila. Hindi, pero syempre lahat tayo, lalo na yung mga nasa mga media, di ba? Ay, nakumontra ni Attorney Nepo at baka hindi pa maisulong lalo. Antabayan na lang natin yung mga magiging development nito. Hopefully, by isa sa mga magiging batas ito bago matapos ang termino ni Pangulo Aquino. Ano po, Attorney? Well, sana naman, may bago na ngayong grupo, yung FOI Youth Initiative, mga bata. So, at least, hindi ba tatapos tong laban na ito? Oo, sige. Di ba, may tatlong taong pa naman. Okay. Salamat po, Congresswoman. At syempre kay Attorney Malaluan. Ayan, ha? Nakapagkapi sa atin ngayong umaga.